Napanood niyo ba yung kulitan namin ni Aloha? Navi's turn to pick. Radiant team pick. Yon? Yon? Kung dyan ka na pala, hindi ka nasagot. Natanong kita eh. Wala ano sagot mo wala, sa tanong ko? Wala kayo nagtatanong. Hindi, ako na. Dito. Ha? Lalaya mo ako. Ha? Kasi, naalala ko, baka may barangay dyan eh. Ah, oo. Sige. Ngayon nga mga sir. Welcome back. Game 3 tayo ng FTM versus Navi. Yung mga tumisira dyan ng FTM, nako. Naglaho ang pangarap. Naglaho yung relief goods. Eh, ganun din naman sa side ng Navi. Pero, tingnan natin. Kung sino na ngayon naman nalo. Dahil again, best of one na lang to. Game 3 na. Pero yun, samahan nyo kami. Kami ang mga magiging kaso nyo for this game. This is Village. And this is JB. Welcome back. Kain po mga team puyat. At caster ng mga pogi kahit medyo puyat. Ah, meron ako. Ito. Masarap ito. Ano to? Sisig toyo. Sisig, ha? Sisig siya. Pero kaya lang siya nagawang sisig dahil sa toyo. Okay. Nagawang sa toyo. Masarap. Wala lang sili. Pero masarap. Okay lang. Masarap pala sa akin yan kasi hindi naman lang. Hindi naman lang, no? Toto lang. Walang tripan kasi dignidad yan. Yun. Grabe naman yun. Dignidad na pala pinag-uusapan natin dito. Kumain lang. Pero ito. Medyo iba yung pick ngayon. Well, nakita natin yung Grimstoke and Beastmaster. Pero, ito IO, to sustain sa kabila naman, may Witch Doctor and Rubiga na, alam naman natin, hindi yan tinatamaan ng nerf eh. Yun lang. Palagang sobrang stable ni Rubik, no? Mm-hmm. Ano yan? Man-nerf? Kahit sobrang laki ng nerf, andyan yan. Hindi mo lang ata gagamitin na Rubik kapag na gano'n eh. 1 HP lang. Diba? Yung literal na yun, wala na talagang silbi sa game. Pero, manerf or hindi, sobrang lakas kasi. Yan, Rubik, IO, Darkseer, Bounty Hunter. Yung apat na hero na yan. Sure ball yan. Napakalakas. Matic. Mm-hmm. Matic mga sir. Ewan ko na lang pagkaya na yun, wala sa meta talaga. Kumbaga, kung mawala man sila, eh, alam mo yun, talagang situation. Oh. Situational siya. Talagang lilitaw at lilitaw pa rin yun. Para shoutout muna sa lahat ng nandyan. FJ Robles, Boss Village lagi. Uy, hindi ah. Ngayon nga lang ako kumain. Grabe ka naman. Lagi kaming hanggit. Para shoutout sa'yo, sir. Ayan, Bench Basas, Owen Cagas, Boss Erwin Pasamanero. Ayan, Homemade Pancit Canton at Spam. Hello, sir. Ang sarap sa... ito po yung address namin. parang ang sarap-sarap. Hindi, kasi sabi niya ano eh. Nung isang beses nga, pinagmamalaki niya ni Boss Erwin. Nakumakain siya ng piatos habang nanonood. Eh, given naman na nasa Chicago siya, di ba? Tapos, binili niya sa Filipino store. Eh, kahit ako. Baka may mabili ka pang mik-mik dyan, eh, di ba? Napakasarap nun. Cedric Ong, Joshua De Los Santos na kanina pa nanonood. So, natin si Sir Omar Teblani. Happy Ramadan daw sa mga kapatid dating Muslim sa Pinas. Ayan. Shoutout po sa inyo. Tsaka yun nga, Happy Ramadan. John Bortorome. Yan, Owen Cagas, Paolo Gales. Okay. So ito.
Gyrocopter versus Phantom Lancer. Okay. Ano ba? Ano ba? Tingin mo dyan, Seb? Item, ano lang? Item choice. Item choice magkakatalo to. At saka yung timing. Siyempre, kapag nakakuha ng Gyrocopter, kahit walang ano yan, kahit walang Divine Rapier yan, basta makuha ng Gyrocopter yung Aghanim Scepter to clear up the waves. Diba? Okay. Kasi siyempre yung gun, yung side cannons pala. Tapos, satanic to sustain. Dahil siyempre, maraming inihit, marami rin papasok na HP. Diba? Mm-hmm. And then, flak cannon. Kung meron pang ano dyan eh, Kotol, maganda rin yan eh. Para maispaman mo ng mana yan si ano. Tsaka at the same time, yung cooldown. Magamit na magamit ng Gyrocopter yung flak. Mabilis silang meron pang clear ng Phantom Lancer Illusions. Diba? Yan. Yun talaga yung magiging sandigan nila dyan. Shoutout to the casters, DJ Martinez, Tim Puya. Musta Jason, boss? Magit. Yun, Joe Maher Makalangan. Wala na po tayong next game, last na po ito. Ayan. Oh, kahit anong mangyari, last na po ang bakbakan nito given that this already the game number 3 for this series. FlyToMoon, nakuha nilang game 1 ni Navi. Well, check in. JB, akala ko ba't naputol? Nakita ko yung isa may mabilis eh. Meron pa akong huling subo eh. Mihirit ka dyan eh. Mali yun. Which is wrong. Which is wrong. Which is wrong. Guys, from wrong team, pero Necrophos. Pag mahuli mo nga naman, lockdown ka dyan, Sib. Kahit sabihin natin ito ah. Kahit sabihin natin itong si Necrophos, yung kanyang karet, hindi na pang kill sa isang PL. Basta yung malakam mo si PL as magtuloy-tuloy ang inyong magtuloy-tuloy lang yung inyong pagkakakuha dyan sa PL na kung baka makatakas pa yan. Ewan ko na lang talaga. Diba? Grabe. Yun lang. May sinumpa. Ewan ko na, Seb. Grabe yun. Hindi ko na alam to. Hindi ko na alam to. Ang nakikita ko na lang dito na gustong gawin ng FTM is yung IO-Gyro combination. Aha. Uh-huh. Diba? IO mag-aalaga dyan. Ex-girlfriend niya yun eh. Talipat-lipat lang yan eh. Kay tayin sa kanya. Okay. Yun yung nakikita ko. Yung ano naman, aggressiveness ng mga core, nasa Navi. With Crystallized Phantom Lancer and then Magicals, mid-clinks. Ay! Hirap nito. Bakit sa ulo, mga Zeb! Grabe. Wala. This is anybody's game at this point. Parehas gigil sa panalo, parehas kailangan. Actually, FlyToMoon, mas kailangan nila eh. Mas kailangan nila makapanalo at least isa. Kasi yung Navi na 2-0 naman nila yung bait. So, I guess they're somehow safe. Pero Seb, iba pa din talaga yung maipanalo mo yung series na to eh. Para sa FlyToMoon. Tsaka sa... Pero, hindi, iniisip ko yung ano eh. Iniisip ko yung... win probability nung ano eh, ng Navi and ano eh, ng FlyToMoon, kung saan siya mag-end up. Kasi, di ba nga, yung isa may lakas hanggat pag basta makuha niya yung timing niya. And hanggat nandyan yung IO, isusustain at isusustain niya yung Gyrocopter. Tapos yung kabila talaga, yung aggressiveness, meron ka pang panggo na mambubusit sa isa lane in sa clash. Kapag nakapag-rolling Thunder Nation, yan. Maganda laban to. Again, sa mga Betlords natin, alam nyo yan, I'm always on the neutral side. Neutral creep ako dito. Pero, hindi ko na alam to. Good luck sa mga bumet sa FTM. Kasi ganun lang yan eh. Sa FTM side, ayun, connection failure, return to matchmaking. Relabi. Nag-relabi ata. Baka wrong pick yung dulo, yung clinks or whatever. Yun long. Diba? Pero yan, antayin natin. Ayun o. Sige, habang na ano. Ayun sa boy, ayun o. Saan? Ayun. Andan pick. Ten. Okay. AP na lang yan. Kasi yung Phantom Lancer, alam natin yan. Pag nakakuha ng defusal yan, magsisimula na yan. Pero hindi pa hanggang doon na lang yun.
Pwede mo muna nga gawin yan, magyaya siya yan, and then maghuhudop defiance siguro. Teka, balikan natin yung ano, yung pick. Kasi kung malaki yung heavy damage or heavy magic damage ng FTM, Yasha and then Hundup Defiance ang gagawin dito. Tama ba ako, mga sir? Nang ano, anong gusto na, ano, hindi ako nagbo-bold prediction na ganito yung nangyayari na. I'm just assuming on what's going to happen. Na? Susuportahan naman tayo ng Team Puyat eh. Kung tama o mali. Kung hindi nakalimutan ko na agad yung lineup. Eh. Kung more on magic or skill, magic damage nga itong FTM. Baka ganun na mangyari kay ano dito kay Phantom Lancer. Pwedeng ayun yung maging window nila para lumakas yung gyrocopter. Sa kabila naman, yung gyrocopter, pag hindi niya na-hit yung kanya, ayun nga, yung Aghanim Scepter, yung Satanic siguro. Aghanim Scepter pa pala. Aghanim Scepter, Satanic, and then the rest of the items nung ano. Siguro yung dalawang yun yung nakikita kong importante. Tsaka mo na ilagay yung DR, pero yung Satanic and yung Aghanims talaga yung pinaka magiging ano niya, core item niya. Yep. Diba? Tignan natin. Actually, Aghanims, pag Aghanims yan, kukuha yan probably ng DR. Kasi meron naman siyang attack speed from IO, hindi niya naiintindihan talaga yun. So, same pick lang gagawin nila dito, same picks. Game of sustains din. Oo, isa pa yun. Pwede, sabi dito. Pag nakuha agad gyro, sablay na killing potential, batuhan pa lang ng skills. Sabi. Yun nga. And then meron din kasi yung... Hindi ba hirap yung clinks sa ano? Ah, hindi. Medyo range naman. So, didistansya lang ng didistansya itong si ano eh. Mm-hmm. Ganun na nga lang yung gagawin niya. Pero Seb, ang hirap pa rin talaga masabi. Ang hirap. May pushing capabilities yung ito, itong FTM. Merong clearing of waves din. Sa kabila naman, parang kontrado. Pero may clinks kasi parang Ricky lang din to na ano eh. Ricky lang na range 2 eh. Oh, ano nangyari? Hello, CIS! Oh, ba't sumatawa ka? Hello, sis! Diba ito? Sis! Okay. So, okay, pag-alala natin. Ang mga manalaro sa magkabilang upanan. Simulan ko na sa side ng FTM. JB for FlyToMoon side, Radiant. V-Tune sa kanyang Gyrocopter. Always Wanna Fly sa kanyang IO. Iceberg sa kanyang Necropos. Aloha Dance for his Grimstroke. And General sa kanyang Beastmaster. So for the side of Navi, nakakapanalo pa lamang number 2. Slayer sa kanya, Rubeker, Slice in a Phantom Lancer, Magical sa kanya, Clinks, Ilyas on that, Witch Doctor, and Yapasha. Pero sa kanyang Pangolier. Ilyas Panini. Masakit yung click. Ilyas Panini. Di ba may nakita akong stall nun sa ano, somewhere in Alabang? Yung Panini. Di ba parang ano yun? Delicacy yun. Tama ba ako? Hindi ba? Ha? Pagkain na tayo? Oo. Basta ano siya? Hindi ko alam. Parang kasi nakilala kong Panini, yung ano yun, CSGO player. Si Panini. Panini don't care, nananagasa ng pusa. Wee! Okay. Guys, this is gonna be our last game for tonight. Better to share this para hanggang dulo. Talagang suporta tayo dito. Maraming salamat sa mga nakasama namin. And then na, bounties even ang mangyayari. 2-for-2, I guess. Mm-hmm. So ito may sumisigaw ng Navi, si Cedric Ong. Si Ken Clamor, I think, nakaano to sa FTM. Kasi ang sabi ni Benj Basas, lugi daw yung FTM kapag late game. Pero ang ano naman niya, ang sabi niya is, or yung opinion niya is, parang paano malulugi? Kasi nga, may IO gyro, so may sustain, plus may Beastmaster. So, yun yung ano niya. Pero, kaya, based dun sa ano nila, parang nakikita ko, yun is, naka ano to si Ken. Saan ka ba, Ken Clamor? Shoutout sa'yo. And, share mo naman yung live stream natin. Yan nga. Enjoy and location. Nabi daw to. Oh. Ayun, sa matapailin. Tinapay daw. Yung pan... Ah, yun, tinapay, oh. Yun nga yun. Tinapay pala yun. Akala ko candy. Pero looking at the, you know,
game 3 odds still on FlyToMoon side with 1.49 and Dehado yung 2.45 ng Navi. Maganda. Maganda yung odds para sa Navi. Kung totoo yun, mga sir, meron silang winning potential, winning ability. And ang winning condition nila would be itong si Crystallize pag tumaba talaga sa super late game. On top of that, meron pa silang clinks. Ay. FTM si Ken Clamor. Okay. Sige, tingnan natin. Again, wala mag-aaway. Sharing of insights lang tayo. Diba? Ayun, oh. Ken Clamor, share to game on Pinas. Move. Parang dati ko. Dati yung admin ng page niya. Admin ako. Ayaw nga. Oo nga naman, diba? Game on ako di, diba? Gati akong galing ako ng game on. Doon ako nagsashout ka CS ko, tsaka Dota 2. Sayang, akala ko nga makakasama ko magkas ng PUBG doon si Kuya D. Kaso doon ako bulok sa PUBG. Sa tagal ko naglalaban ng PUBG, hindi pa ako nakaka-solo chicken dinner, hindi pa ako nakaka-kill. Totoo, nagka-chicken dinner yung account ko. Oh, sakit. Nagkaroon ako ng chicken dinner doon, pero buhat na buhat. Pero yun, literal na sumusolo ako, nagkaka-chicken dinner or kills. Hindi pa ako nakakapatay sa PUBG, kahit down, hindi pa. Oo. Oh. Sad life, di ba? Hindi, same lang din sa akin. Sobrang ano, sobrang hirap ng ano, ng aim doon. Oo. Pag CSGO player ka, pag CSGO player ka, ang hirap mag-adjust. Promise. Ang hirap yan, recoil control save. Talagang ibababa mo yung mouse mo para... 7 o'clock, 7 o'clock. 7 o'clock stride ang tawag namin. Iatake mo pababa. 7 o'clock. Para ma-control mo. Pero, tama yung sinabi nila, early game, clinks ng papahirap. Tapos, late game PL. Sobrang balanse ng RPG. Eto eh, makakapag-shroud naman si Iceberg. Ngayon ko lang nakita rin si Iceberg na gumamit nito. Unlike nung Tiny na nung nakita natin, di ba? Okay, comfort hero, Tiny spammer, may ganun. Pero ito ha, so medyo nagdadalawang isip ako. Pero based naman on team composition, maganda yung Necro. Yep, yun nga din. Kaso kasi, sino nga asahan nilang nang umpisa ng damage? Wala silang parang Lina. Na alam mo yun, pagka burst carrot. Diba? Kasi ang purpose dito ngayon ng FlyToMoon is gamitin lang yung carrot to hold down this PL para hindi nga sa mamayagpag sa kakakulit. Uy, teka lang, may nagsend ng stars. Si Sir Joven Cuenco, give us good dot CIS. Yun naman. And thank you very much for the 100 stars. Well, hindi niya na kailangang i-mention. They are giving us good dots right now based dun sa game 1 and game 2. Diba? Hindi mo na alam kung lalo na sa game 2, hindi mo alam kung sino mananalo doon. Sobrang unpredictable because of their draft and syempre ang execution din nila yung bit matter. Diba? Sabi ni Boss Robin Ray. First chicken dinner ko, pinost ko talaga sa Facebook. Sana all. Eh ako, hindi nga ako makapag-post dahil hindi pa nga ako nakakapatay doon eh. Buti yun pa si Brad, mapapapost ka talaga pag nag-chicken dinner ka dun sa larong yun. Pero ito, si Slayer, mapapapost. Mapapapost ng, mapapapost siya sa Facebook. Dahil meron siya, 15 seconds siyang mawawala dahil first blood, makukuha ng FTM. Ayan. And good kill yun. Kahit din mapunta kay V-Tune, the thought na nakakapag-farm si V-Tune, kontrolado niya yung kanyang lane, happy V-Tune si V-Tune. Akala ko nung una niyan, ang V-Tune is parang ano eh, makina. Kasi, mayroon kasing term sa mga makina nun. Yung, teka lang, there is a lip kay Aloha Dance para magtitipin ng sa mukha, mabibigyan. Aloha Dance, minikani ko yun dun sa top lane, grab. Minikani ko ni makina yung money ko ni mo, yung Bishop! Di ko siya sabi ko. Pero, hindi, yun, kasi mayroong, nakalimutan ko tuloy yung tawag doon. Ang tawag doon? Hindi, kasi mayroong pwesto ang makina na naka-V, tapos ang Porsche, pa-horizontal. Yung mga valve nila, di ba yung mga may V6, may V8, may V12, gano'n. Yung gumaganon yung mga piston. Ang mga makina kasi mostly mga naka-ganon, naka-V.
Tapos yung naka-horizontal nga, yung ano. Nakalimutan ko yung tawag dun eh. Yung mga mekaniko dyan, i-ano nyo sa akin. Pero always wanna fly. Mukhang magiging always wanna die. Pero no pee. Tether out. Kapit lang sa kanyang girlfriend or boyfriend. Pero, courier, napatay. Ayun, B-type engine. Tsaka yung mga horizontal, di ba? Anong tawag dun sa horizontal? Marang ganun. Baka horizontal type na. Masay ko nga mag-isip dun. Pero, pakasakit! Mukhang sumbungan na naman si Kuya Eddie nang nasasaktan dito. Grabe yung right click damage si Magic. Ano yung kasama pang Searing Arrows? Grabe nga. Felix sila dyan. Boss, ako sa ROS, dami ko chicken dinner. Ay, hindi ako nag-ROS eh. Wala but, lang. Yung ROS, Brad, parang minanigo yun, promise. ROS? Naboring ako dun. Kasi yung wala siyang bullet drop. Walang bullet drop, kumbaga sobrang layo nung, 'di ba, pag sa PUBG yung bullet drop sobrang dama mo. Doon sa ROS, ang layo na M4 mo, pumapas lang pa eh. Diretso pa rin. So, meron bullet drop, pero alam mo 'yun, hindi siya ganoon kadama. Kaya sa PUBG realistic na. Lalo na pag malalayo. Mga 700 meters na. Pero dito, sa bottom lane nagka-action always wanna fly. Tingnan na, ayun, natuluyan na nga yung always wanna die. Dahil hinabol siya doon ni Slayer and ni Pasha. 3-1 ang ating score. Pero dito naman sa kabilang side, FTM ang mamatay. Double kill. Magical. Ito nga si Klings, level 6 na. Gumagalaw na. Nadadama na dito ngayon si Klings, ha? Maganda yan. Oo. For the side of Navi, yes. Kasi, sabi naman natin nga kanina yun eh. Level 6 or makakuha ng ano, momentum lang ang kailangan tsaka proper levels. Gagalaw na gagalaw na yun eh. Yun din talaga. Pero mga Seba, please, sa mga hindi pa po napag-share, please do share our streams. And yan, mag-ano lang kayo dyan, kwentuhan tayo. Oo, yun, nagkakaroon naman tayo ng combo. Aside from Dota, yung mga sasakyan, no? Kasi diba, ano, naging, hindi naman ako grease monkey. Monkey lang. Siyempre, pag may sasakyan, greasy monkey. Yung pwede, greasy monkey. Pero ito ha, naka-envy na naman dito. May hahanapin silang kill dito. And this is a good pick for them. Ayaw pa lumabas sa Slayer. Ginamit lang sa kanya yung ano. Pinapaputol din sa Galing. Pero mapapatay pa rin. Ni always wanna fly. Yun nga lang. Bates best. Oo, no. Diba talagang nagpapakita siya na, hey, hit me. Nung pagkagamit ng rocket barrage, tsaka siya lumitaw. And tsaka nila binurse. Etong si Gyrocopter. Tapos alam niya, kumbaga kampante siya na, sige, kaya kong patayin itong dalawa. Bigay ka na lang, no? And sumama pa si Aloha Dance. So, this is not looking good for FTM. 7-2 ang ating score. Lamang ang Navi, less than 1K pa rin siya. Tingnan natin. Diba ito, boy bawang crackers, nagbabounce pa doon. Tingnan natin. Lift, oh, no. At yun lang si General. Naging wards. Nabaon. may TP naman siya, may TP naman. Yes. Binubugaw lang na yun, yun o. Inaantay lang ni Iceberg na ano. Kaya siya, bago umalis, gusto niya makapag-TP out din muna si Beastmaster. Dahil yung Rubik babalik eh. Iba maya, ililift ka na naman yan. Pero ito, there is a roar. Yun lang. Pero ang ganda ng ult din kinumit dito ni ano ni Links kasi hindi niya kinumit 'yon, dalaban lang dito itong si Beastmaster. Nagkasayangan sila ng ult pero the fact na walang commitment or walang casualty sa side ng masaya pa rin dito. Yes. Ang Navi lang. Pero ito, ayan, mukhang nagkita-kita yung mga grease monkeys dito. Meron pang isa. Oh, 'yun, doon daw siya. Toyota. Pero General? No. Nag-aalariki talaga dito. Si Magical, meron na naman live kay Aloha Dance. Makakasurvive ba? Parang hindi naman. Oh, bukosakit talaga. No. Yung pana sa full sa likod. At pwede pa sumama si Iceberg dito. May Shroud, let's see. Oy, pero wait lang. Ano, eh, tumakbo lang yung Ghost Shroud eh. Saktong-sakto pa. Kaya Steb, sobrang hirap. Ang ganda ng nangyayari dito ngayon. And, partida yan ha. Klinks lang ang gumagalaw. We are not seeing the Phantom Lancer sa kahit saang clash. Pero ito, Death Ward, binigay na nga kay V2, hindi kayang isustain ni Always Wanna Fly. Lumipat pa sa kanya yung sumpa nun, Death Ward. And,
Nakakapag TP out naman siya. This could be bad, Seb. Oo. Ang sakit niyan talaga. Pugo ako niyan sa mid. Sabi. Ha? Ano? Straight or inline engines or boxer engines ang tawag. Pero tama ako, di ba? Porsche is, ano? Porsche is ganun. Naka-horizontal. Ako kasi, ano eh. Toyota rin ako, pero Honda and Toyota naman ako. Pero ito, mukhang Honda. Honda dot dito. Ang Navi. Since nakakuha nila yung first 10 kills, might as well be aggressive. And then, kunin na rin natin itong tier 1 tower sa bottom lane. Ayun na nga, Seb. Mm-hmm. Pero, grabe, no? Ang ganda ng... Yung clinks, ang ganda ng ginagawa ng clinks, promise. Hindi yung base dun sa kills. Hindi yun. Mali, given yun eh. Oh, tingnan mo, meron na naman siya ngayon dito. Good pick na naman kay Aloha Dance. Pero makatakbo ba? Always one apply, nandiyan na rin ha. Ang ganda ng ginagawa niya kasi pinaliliit nila yung mapa. At the same time, Phantom Lancer, ang sarap ng buhay. Tingnan mo, nandun lang sa top deh. Jungle lang yung kuya natin dyan. Kuya Phantom Lancer natin. Diba? Solid ang... Ang solid na nakikita natin dito ngayon. Ha? Masakit? Ang solid. Solid. Akala kong sakit. Nako. Ngayon natin. Ito si Amidama ba tuloy. Tawagin mo nga si ano. Si Horo. Saya! Hindi. Amidama mo. Shaman King na. Nakakainis ka naman, JB. Mali naman yung anime mo. Nag-crossover anime ka. Si Amidama mo sa Soul Shaman King yun. Pero kita mo naman si Klinks. Oo. Ilang dragon na yung tinawag dito. Nakatari-en ha! Sabi ko, yan yung ipapatato ko. Naging tato ko tuloy, logo ng Twice. Tsaka pangalan ni San. Nakakainis. Dapat lang yun eh. Dapat yung isa sa walong dragon ni Reka yun eh. Eh ba? Ako. Pero ito, pati yung pagpupush, well, yung top lane nabibigay sa side ng FTM. Nakuha nila. Pero again, yung clinks talaga. Item check na tayo. 13 minutes into the game. 5-3. Or rather 5-2 yung Phantom Lancer. Gyrocopter, kamusta na? Aganim Scepter agad. Peace. Go Scepter kay I.O. Oh, Necropos going for what? Greaves. Matindi yan. Sustain na yan. Grimstro, common support item. Si Beastmaster, magva-vlads ata to. Oh, kakabuo lang nung Domi. Rubik Vessel. Ito, 3-man smoke lay pala. Mamaya na yung item check. Coming in for the side of Navi. Tingnan natin kung may tatamaan ng M4A1. Etong si Electronic, si Magical pala yun. Sorry, akala ko talaga. Akala ko talaga, simple. Tsaka sila Electronic eh. Pero counter smoke play ah. Counter smoke play sila dito. Naku, magkakasalubong sila sa mga tadana nila. Isa lang ang tatamaan ng roar. May Maledict kay General. May call down din. Binigay na rin. And Magical will go down. May Reaper side pang binigay dito. Ba't pa siya? Ha ha ha. Isang kapupunta tago puwar. And 9 pa siya will go down. Tuman down agad sa side nila. So, eto na. Ang pagbangon ba ng api? O pagtulog ng inapi? Grabe. Ganda, no? Talagang treadmill. Nagsilbing treadmill lang dun si Pangolier. Oo. Ganda na soul bind doon, ha? Eto na, ha? Eto na yung sinasabi natin, yung mid-game. Kung magko-collapse ba? Oh. Pero, hindi. Ano ka rin pa rin ako, eh. May question pa rin ako sa Navi. I mean, questionable pa rin sa akin kasi lahat ng clash nila hindi pa involved yung Phantom Lancer. Tingnan mo yung Phantom Lancer. 003. Sarap pa rin yan. Sa 10 kills nila, tatlong beses lang siyang nakialam. Tingnan mo kayo ano. Tingnan mo kayo. O nga pala, item pala, no? Tsaka yung network said. Tingnan mo. Sorry, napindot ko ata. Pure PL. Nanguna. Wala pa sa ayun, team fight. No? Nag-defiance din siya, oh. Diba? Ayan yung sinasabi ko kanina eh. It's either mauna yung Defiance bago yung Diffusal or mag-iaya siya and then diba? So nag-Defiance din muna siya. Pagkabuo ng Diffusal nito, bigyan ko to ng 18 to 21. Favorite, ano ko yan eh. Favorite na timestamp ko yan, 18 to 21. Timestamp? Mm. 18, pwede, kaya ng 18 yan eh. Yung... Hindi, tama ba yung nadinig ko, timestamp? Oo, pero iceberg up. If there's a leap, there's a way. Na silence, nasa gasaan. Nung Rolling Thunder, meron pang Maledict and Deathward. Okay. Binigay na rin sa kanya yung Iceberg. Oh, will go down. Pero ito, double yung Phantom Embrace. Tamang tago puwar sila rito. Pero dun sa kabilang side, ito na.
yung bida. Si Crystallize, 9 pa siya with that swashbuckle. Let's see, always wanna fly, magiging always wanna die ba? No P. Relocate lang naman. Relocate, kaso si Aloha Dance ang mabibigyan. Pero lumalayo sa teamfight kung saan magre-relocate back etong si ano ha. Nagbibigay pa ng espasyo to si Aloha Dance. Kailan kaya ma? Hindi, actually, nakabalik na. Nakabalik na sila. Okay, okay. Akala ko gagamit pa lang eh. So, mabibigay yung mid. Hindi talaga iniiwanan yung jowa nyo. Sana mo. Pero, Phantom Lancer, meron na siyang isa, 2, 4. Kaya pa to ng ano, 17? 17 minute mark? Sa tingin ko, oh. Tissue na lang kulang niya, 600 na lang kulang. Tama nga. Makukuha niya ng mga 17-20 siguro. Di malayo, free farm. Tapos, diba? Hindi na papatay. Oh. Eh ngayon, is sitting at 250 gold, 280. Ayan na. 44, tapos pagdating ng 17, magre-refresh na naman yung neutral. Ancient pa yung kukunin niya dito. So, makukuha na nga niya to. Tingnan nga natin, tutukan ko muna yung ano niya. Yun lang. Ay, nakuha na nga niya eh. Labit na yun, Zeb. Ano, mga dalawang kill na lang yan. 25 minutes, sabi dito ni Neo Basadre. 25 minutes daw yung PL Gaming na ito. Doon na magsisimula talaga. Ako feeling ko eh, ito eh, pag nabuo na yung ano eh. Pag nabuo na itong, ano niya eh, defusal eh. Hmm. Ayun, tama nga ako. 17-20. Or 7, under 17 and 20 nga. Ito na. Dito na magsisumula. Kapag hindi nakatagal ang FTM dito sa Clash, may tulog yung FTM. Hmm. 200 gold away din yung gyrocopter dito sa kanyang Aghanim Scepter. Hmm. Anybody's ball game, mga Seb. Smoke play coming in for the side of FlyToMoon. Ay, ewan ko na. Punta sila sa baba. Rubik lang yan. Sayang smoke mo dyan. Tara, FlyToMoon. Kailangan nila to. Every kill counts. Every kill counts. Yan. Ito. Maganda kung mapipitas nila. Pero, may... Pango yan eh. Tingnan natin. Naku, nakita si Crystallize. Nakapag-double up, napakaganda at na-soulbind dito si Ilias doon sa peke. And mabibigyan si Ilias dito. Tingnan natin, reaper sight, double reaper sight yun. Patay, pero buhay pa. Ang totoo, yan ay isang illusion na gawa lamang ng inyong mga kaisipan. And easy relocate out sila rito. Eh, wait lang ha. Na-force pa nila mag-buyback itong Witch Doctor. Let's see, cool down. Tatama sa dalawa. 9 pa siya, HP is low. Op! Yun! Ay! Napakahusay! Pero Crystallize mamamatay din! General Nabig yan! Magical! Nako po! Binabagal with a close shroud! Tinumaan pa ng stroke of fate ni Juan Luna! And Magical, pipilitin nyo na lang makapitas kahit isa, pero hindi yan hindi mo magagawa yan, sir. Bro! One man down! May buyback pa ata. Brad, ito lang masasabi ko. Ito lang masasabi ko. Si Ayo lang ang pwedeng kumabit. So, naul! Si Ayo lang ang pwedeng kumabit. Kita mo kanina dito siya kay Vichun. Ngayon, Iceberg sustaining the Necrophos. Talagang give and take sila. Literal. Sorry, hindi ko na nakita. Nakapag-relocate ba siya? Nakapag-tether ba siya ng habang naka-ghost shroud siya, no? Oo, Seb. Ayun. Nandun sila. Ginawa niya, pinutol niya yung tether dito kay Gyro. Nag-tether siya kay Necrophos. Sinusustain niya dahil sobrang low. And then, habang chinichase ni Necro yung isang support, or kung sino man yung chinichase nila papunta dun sa towards the tier 2 top towards the tier 2 bottom tower. Si Gyro naman yung nilipatan niya para tulungan patayin yung isang hero ng Navi on the opposite direction. Siya lang unlegal nga na ano. Ito pala dapat yung bida sa the legal wipe, no? Legal na kumabit. Oo, legal na kabit ng kabit kung kanina. Hindi, yung ano ba yun? Yung Jade yung pangalan? Yung dati, yung pinag-ano, ginagawa nilang meme, o. Oh. Ginagawa ko lang background yung TV ko, eh. Background sound. Diba? Yung palabas sa tanghali. Kaya maraming nalululong sa mga, ano, eh, kakakabit, eh. Dapat talaga hindi na tayo nakakita ng ganun palabas, eh. Ito si I.O. gayain nyo. Pero legal yan. Nagsusustain pa. Sana all may nasusustain to, han. Yun nga, pero nagsusustain. Kaya yung nagsusustain to, ha? Makagaling mo nga, I.O. ha? I.O. lang. I.O. lang ang pwede, halik, okay? Halik daw, halik. Sabi ng chat. Kayo, ha? Mga wala kayong ginagawa. Magtanghali, no? Nunood kayo, ha?
Ako hindi ko alam eh. Kasi hindi ako mahilig manood ng local channels eh. Balita lang eh. Alam niyo na pag nagkakaedad, tamang saksi. Ganun lang. 24 oras. Masa-masa ang Javio. Pero eto, Navi again. Sila naman. Ang gagante rito. Phantom Lancer is there pero wala namang naglalaro dyan. Dahil nasa kabilang side, smoke din sila. Pwede sila mag-rush yan if they want to. Meron, kaso may, ay meron pa palang scan. Scans are available. Yung Beastmaster Hawk, sumama sa kanila. Nako. Grabe yun, sir. Ay, sa gabi ba yun? Natangi dito talaga ako nanonood. Sorry. Basta yun. Tanghali. Isipin mo nga naman mga bata nakikita yung kabit-kabit na. Diba? Bad yun. Mali yun. Mali yun. Eh, sabi pero alam na mo nang mali. Ah. Etong ginagawa nila ngayon. Malapit na. Alam niyan. Na ano ha, na-compromise yung position. Tangle let's see. Ay, ang ganda naman ng blink-in. Magpapagulong. Gulong lang siya dyan hanggang matapos ang duration. Pero sa crystallize, boom, maabak-bak doon sa tapat. Aloha Dance in general mamatay. And the buyback na agad dito. Si Beastmaster from Magical. Who'll be getting his double kill? Baka maging tatlo pa. Always one apply. Delikado. At tatlo na ang namamatay sa side ng FTM. Asan si Necro? Asan din yung Gyro? Siyempre, patay nga. PLAGs. Ayun yung sinasabi kong maling-mali. Nakita ni Pango dun, Sid. Oo. At ginulo yung positioning nila with that swashbuckle. Gulong-gulo. Sina. Tapos sina crystallize dun lang sila bumakbak, no? At delikado pa si General dito. Hindi siya pwedeng mapitas. Dahil madadieback siya dyan, bes. Ako po. Masama ito ngayon si Biwap. Ito na. Naka-queue na yung mga kailangan dito ng Gyrocopter. Pero, ang tanong, aabot ba? Makukuha niya ba kahit itong naka-queue lang na dalawa, which is yung BKB and yung Satanic. Yan lang ang kailangan niya. Divine Rapier is optional para sa akin. Yeah. Pero syempre, Divine Rapier kasi mas malaki yung damage na binibigay mo and you have Satanic, tapos pag naka-on yan, mas malaki rin yung babalik sa'yo, di ba? As a lifesteal. Pero kahit yung dalawa lang, okay na. Yung Maelstrom, gagamitin niya na lang yung for farm eh, and additional right-click damage, eh, di ba? Grabe, Seb. Ang, ano, ang close ng laban ngayon, yes, masasabi ko yes, sa sobrang... Yes. Kasi si Gyrocopter or Gyrocopter... Going for Scuddy pa? Yes, going for Scuddy. Quantum Brad, Lancer. Ito ha, anong heal ang gagawin dito ng FlyToMoon merong Scuddy? Etong si PL. Diba? Kasi, pero ito, ano tingnan natin. Ito, Oasis Layer, binabigyan dito. And Magical, nandyan din. Pero Viton, may iwan sa gitna ng labanan. Hindi siya makaproceed dahil sa tag of war. Naku po. Patay siya. Eh di magdikit kayo, sabi dito ng Mavi. Grabe yun. Eh di dyan kayo, magdikit kayo, sabi dito si Ruby. Kahit napatay niya, at least si Gyro naman ni nakuha. Diba? Grabe naman ito. Aloha Dance, mamamatay din. Clinks, may nagtatanong anong item ng Clinks. Ayan po, sakto-sakto pala. Desolator. Balang ang meron siya dito. Desolator and dalawa. Going for Nullifier. Going for Nullifier siya. Yan. Scuddy yung next na item dito ng Phantom Lancer eh. And, yun, tama rin. May nagsabi doon na ano. T3 baka makuha pa, sabi ni Roman de Guzman. So, I think, ito na nga ang gagawin nila. Mag-ano na sila. High ground sila. Pero bumalik eh. Makang mas magandang pick nga naman. Etong, si Iceberg. Grips pa lang to ha, tamang sustain pa lang ang meron yan. Wala pang ang damage yan eh. Mamaya, kukuha lang Radiance yan. Eto, Lodge, ito yung sinasabi ko. IF Scuddy kasi meron na siyang health regen reduction. Parang spirit vessel ang dating ng Scuddy. So, 'di ba? Alam mo 'yun? Kumbaga, puro kayo regen, EDG. Sabi dito ni PL. Parang kanina may Venomancer na kakampay, no? Oo, ganoon ang dating ng poison sting. Pag nahagipan kayo lahat ng poison sting. Oh. Good item choice po ano ah.
Sabi dito, Scuddy Heart na lang yung PL ang kailangan. May nagsasabi naman MKB yung Clinks or BKB. Sana nag-bracer din daw kahit papano yung IO. Eh, well, pwede sa kanya. Ay, namatay yun si ano, Iceberg ng Courier. Anong laman nun? Ah, okay, nakuha niya na yung relic. Muntik na. Walang naman. Peso, syempre, iba pa rin yun. Wala kang... Grabe yung Clinks dito. Kaya isa Clinks ako dito. O, ha? Sa inyo ako, ha? Ano yun? Ba't may ano pa? Would like item recommendations? Ano yun? Pinagsasabi nun. Ano yun? Ewan ko dyan. Yung obs natin, gumagawa ng sariling ano. Wala lang. Bala. Lamang icebreaker lang. Pero yun, Scuddy is now up for Phantom Lancer. Quick item check, mga sir. Gyrocopter, malayo pa sa pangarap. Yung kanyang ano, BKB. IO, Gyrocopter. Tissue na lang ng Radiance. Or Necro. Grimstroke. Common support items, looking for Gyrocopter. At si Beastmaster, mag Solar Crest. Ito, Glimmer and Dagger. MKB. MKB ang gusto ng Phantom Lancer. Parang mapapaganda pa nga yun. Dahil dun sa Radiance. Nullifier, ito magandang item to. Para rin kay ano, kay Necro. No? Pag no, ano, nag-shroud, wala rin sa Ghost Form. Wala, ang hirap. Medyo nahihirapan na dito ngayon yung flight. FTM. No? Na, so, naabot na ni PL yung kanyang power spike. Mm-hmm. Masayang-masaya. Masayang-masaya ang Navi dito. Hindi lang kasi PL. Pati si Clinks, pati si Pango, ang ganda ng performance. Ito na. Pasya pumasok pero magical. Unang nasigawan, there's a wild axe pero yun lang. General, number siya dito. May soulbind. Dalawang Reaper Sight yon pero still alive. Mabubuhay ba ang tanong? Nope, patay agad yon. Si Slayer, mababa na rin ang HP. Pero dito sa kabilang side, si Magical. Ako, si Always One Fly pala yung ano-ano death ward. Tingnan natin. Magical and Ilias. Tamang sinusustain niya na lang dito yung Kings. Pero ang totoong bida, si Crystallize. Binabakbak niya si Iceberg. Ayun, nakita mo yung Nullifier. Pero sinusustain siya ni Always One Fly. Ang tanong, kaya ba? Naku, Crystallize. Mapapabak siya. Puno ang mana, ang HP, kalahati. Tingnan natin kung mahahabol. Stroke open ni Wanlu na hindi aabot. Pero Vitoon, hindi na siya kahabol dahil nakakakutob siya na may tao doon, which is si Magical. Ilang buyback yung nakumit? Si Gyrocopter, tsaka si ano? Grabe, costly. Sobrang costly. 9 pa siya. Oh. Sobrang costly na. Hirap nito siya, ba? Mm-hmm. Ewan ko, ha? Parang hirap nang bumawi for the side of FlyToMoon. Mm. Nawalan pa nga ng pang BKB. Nawalan pa ng pang BKB si ano? Hindi, nag-buyback siya eh. Nag-buyback siya eh. Diba? Gyrocopter? Oh. Mm-hmm. Dapat kanina pa 900 yan eh. Ang tagal na nun. Oh. Buyback. Naku, delikado ko dyan. Bish. Yun nga. Sabi nga nila dito, second item mo na lang sana, BKB, Gyro. Oh. Let's see. Hindi rin bumaba yung lamang, no? 10k pa rin. Parang ang hirap tawag dito, i-absorb para sa FlyToMoon na hindi nagiging effective yung Ayog Gyro nila na sobrang aga or ngayong mid-game hindi pa din ganun kabumi. Kaya siguro nagiging ganito sila. Kumbaga nagre-reflect na dapat malakas tayo ah. Dapat malakas tayo at this point of the game ah. Diba? Parang ganun yung nagiging mentality. So, eto, kailangan nilang huminga muna ng saglit. Tapos laban. Ang ganda rin kasi nung ano eh. Ang ganda rin kasi nung pick na ano. Ang ganda, ay pick yung item choice yung Nullifier. Pantanggal nung Gyrocopter or yung Shroud form nito. Hindi lang ni Iceberg, kahit sino. Sino ba yung may mga Gyrocopter dito? Si IO. Yung Grimstroke ba, nakabili na? Hindi pa rin. Alam ko siya yung naka-queue kanina nun eh.
Mm-hmm. So, grabe. Joshua De Los Santos, Boss Village, good night. Naku po, alam ko niyan. Parang alam ko niyan, ha. Pati sa mga team Puyat. Oh, okay. Thank you very much, ha, Joshua. Bukas uli. Yung schedule. Naku, wala pa pala tayo schedule. Nagsin naman ang schedule. Meron na. Mamaya ako bibigyan. Lagi ako nagbibigay ng schedule dito bago matapos yung game. Para alam nila kung ano yung aabangan nila. Tsaka alam nila kung na... kung kasi minsan yung iba talaga hindi pa rin nagbabasa kung replay o hindi eh. Yung iba naman nangiinis lang eh. Pag alam ko nangiinis lang, minumute ko. Minumute ko kapag umaga. Kapag umaay tanga yung mga laro ng ano, ng C. Minumute ko yun. Ito, let's see. Speaking of C. Smoke play sila rito. Meron siya na ba? Meron na. Third? Second? Second version? Third version? I miscount. Hindi ko lang sure. Pero ito, itong Russian na to, sobrang ano na to, sobrang kailangan na to ng TM. Mm-hmm. Bukod sa mabuboost na to yung morale nila, pati yung gyro nila mabuboost na din, and wala, we can safely say na naroon pa silang comeback potential. May comeback potential pa naman. Sabi dito ni Sir Jobert Gonzaga, walang kwenta yung ag sa gyro at this kind of play. Mas maganda pa kung nag-lifesteal and damage muna. Ayun nga eh, di ba? Ginamit niya kasi yung Maelstrom para kahit papano meron siyang additional damage. Pero ang dami nga nagsasubject, sana kung nag-BKB ka na lang agad, oo, baka makatagal. And then after the BKB, nakakapag-farm nga ng maayos, dun papasok yung sa tanik. Tama eh. Sana kumuha na lang siya ng Morbid Mask. Hindi pwede, na oo. Kahit Morbid Mask lang, oo. Yun lang. Yun para lang at talaga. Least yung malaki naman yung damage niya, malaki, meaning marami siyang tinatarget. So, quantity naman yung quality over quantity, parang ganun, di ba? Kasi marami kang dinitake, ay marami kang binibigyan ng damage, marami rin babalik sa'yo. Kahit hindi ganun kalaki yung damage mo. Buti, at least may bumabalik. Di ba? Yep. Kaya gusto ko yung point ni Sir Jobert, pero sir, ganun talaga eh. Sila yung pro player, tayo, ako, caster, ikaw, tayo, viewers. So, wala tayong magagawa kundi mainis kung ano... kung nakita natin yung mali nila. Pero ito, cooldown gagamitin. Hindi makakahabol. Aegis will be on crystallization. Pero lumalaban sila dito. Always wanna play, ha? Kaso si Iceberg, bago nakapagbitaw nung karet, no. Namatay din. Pero maganda to, nakuha niya si Magical. Always wanna play. Magiging always wanna die. 3-1 exchange. And magiging apat pa. Walang mobility si General. Apat lang atang hataw yung ginawa ni Crystallize doon. Kaso, Seb, wala nang buyback si Gyro. Oo, nag-buyback. Oo, dieback yan eh. 2 minutes pa. Ay. Ang sakit nito ngayon. Pero shoutouts dito kay Boss BBZ na nanonood sa atin. Nandiyan ba? Nandiyan pa ba? Sorry, hindi ko nang nakikita. Nakapasok pa lang nata ni Seb. O, tingnan natin. Pero ito, high ground siege. Crystallize. Ito na yung siga eh. Naku po! Dieback na tayong bis! This could be dieback. Ayan, there you go. Tinawag nga dieback nga. Yun lang. Ba't pa natin nga antayin yung 100 seconds na cooldown ko? Sabi dito ni MTM, itawag nyo na. Good night, Irene. Literal. Ala. Dun lang nagkaanuan, di ba? Hindi, gusto ko, tama yung sinabi mo eh, na yung iyon yung pinaka ano ang tawag dito ideal na item. At de. Yung nangyari sa rush pit, yun na talaga yung pinaka crucial moment. Yun yung importante sa parehong kupunan. Yun talaga. Mm. Pareho, kung diba? Make or break yun, make or break. Oo, yun make para make or break. Mm. Ano ni, ano na lang eh. Ganun na lang talaga. And kung kanino man mapunta yun, kung FlyToMoon, mapapahaba pa siguro nila to until tama, nag-clash sila ng around 32. So, plus 8. Depende kung magka... siguro mga 42 to 45 minutes nagsasalita pa tayo, nag-enjoy pa yung nandiyan sa chat. Kasi maganda yung laban kung nakuha ng FTM. Diba? Pero since nabi yung kumuha, yun na nga. High ground siege plus medyo mali yung positioning nito ni Iceberg. Ayun. Nag-collapse.
Wala, wala. Ang hirap, hirap na hirap sila. Nawala ng purpose yung Maelstrom. Siguro na din yung Maelstrom para baklio yung wave nitong si PL. That's understandable. Kaso kinakapos sila eh. Yung Ags niya. Ando na yung Ags niya. Yes, yes. Yung Maelstrom parang nawala ng purpose na nagkaroon siya ng Ags. Mas maganda sana kung Morbid Mask siya para pwede siyang mag-transition into Satanic later on. Or at least mag-proceed na lang sa Divine Rapier kahit papano. Diba? Kumbaga yun na yung last ano nila eh. Last resort nila yung Divine. Kaso diba nga, yung mails ni, ito, sa chat, parang kakampi ako ngayon, kakampi nila ako ngayon dito. Yung Maelstrom talaga, no? Nakuha mo yung timing mo eh. Punta muna tayo sa FTM, mamaya na tayo sa Navi. Nakuha mo yung timing mo ng Aghanim Scepter. Good yun. Ang mali, yung sumunod. Ang daming nagsasabing sana nga nag-BKB ka. Gusto ko rin yung sinabi mong pwede ka nga namang mag-morbid mask ka muna isa. Kahit pa paano, may sustain ka eh. Diba? And then, i-proceed mo yung BKB. Tsaka may proceed yung satanic. Kasi nakakapag-farm ka rin eh. Diba? Eh marami ka namang mababa natin dahil nga meron kang side gunner eh. Auto-cannons yun eh. Diba? So kahit nasa malayo, as long as abot ng range nun, for example, nag-neutral ka, mahahagip mo. Nagsusustain ka rin. So makakapag-farm at makakapag-farm ka talaga. And then tsaka ka nga mag-BKB tapos ganito. Eh wala eh. Nag-Maelstrom, na late yung ano, sobrang late na talaga nung BKB kasi online na si Crystallize eh. After ng hood, 'di ba? Sabi ko kanina, kung magic feeling ko kasi walang magra-right click dito maliban kay ano eh, kay Gyrocopter. Siya lang yung right clicker, the rest is puro magic. Since ganun ang nangyayari, Crystallize, hindi siya nakikialam sa ano, ang ganda ng space ng farming niya. Nag-Hood of Defiance pa siya for insurance lang sa sarili niya. After that, nakakapag-defusal, which is yung core item niya na all the way hanggang Skadi. After ng Skadi, nag-cookyo pa siya ng MKB kanina. Nakapag-MKB pa ba? Parang hindi na nga eh. Tapos, eto pa. Yung nagbibigay ng space sa kanya, eto ang MVP. Si Magical. Tama rin, chat. Grabe. Ang sobrang... sobrang lala ng ginawa ni Magical sa FlyToMoon. Hindi kayo nakakapag-farm. Farm sites are closed. Hindi bangko na sarado pag Linggo, 'di ba? Sobrang legit nung ginawa ni Magical doon, giving space for his carry and in return, Crystallize carried the game for them. 'Yun lang. Bra. Ganda pa nung item choice niya. Ilan yung naka Ghost Scepter? Dalawa plus si Iceberg na mayroong Shroud Form. Oh, eto sa inyo, Nullifier. Meron pa ako isa dati noon eh, nakipag-away ako sa viewer. Sabi niya ganun, pinagsasasabi mo, Pillage. Hindi naman nakaka-cancel yung Nullifier ng Shroud Form. Sabi ko, nasubukan ko na yan. Ito,